Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Una, kumusta bang weather dyan sa inyo sa Batanes ngayon? Maganda naman po, sir. No, very fair naman po weather natin. Medyo may kainitan ng konti. Opo. Kasi ito yung tinatawag nating little Opo. Summer. Nakikita namin, Doc, yung post ng provincial government po ninyo ay bakit parang napakabilis yata ng pagtaas ng COVID cases dyan sa inyo sa Batanes. Ano bang nakikita ninyong posibleng dahilan? Most siguro ang posibleng dahilan dahil siguro dito si Bagyong Kiko. Kasi medyo malaki po ang na-damage sa probinsya, no? Lalo na po yung mga facility, quarantine facilities and isolation, okay? Tapos yung the most is yung sa tubig po, no? Saka siyempre walang power. Mga tao po ay kanya-kanyang igib ng kanilang mga tubig. Kaya nawawala po yung minimum health standard protocol na pinapasunod sa atin ng department po. So Doc, ilan na ang total COVID cases po ninyo ngayon dyan sa Batanes? Sa hospital po, nasa 13 po ang admitted sa atin. Tatlo po ang severe case. Pito po ang moderate case. Tapos meron po tayong tatlong mild case. Yung mild saka moderate, stable na po sila. Tatapusin lang nila yung mga gamot nila. Tapos baka pwede na silang ma-discharge later on sa quarantine facility. Tapos yung tatlong severe case natin, 60 and above, yung isa doon is unvaccinated yung isa na 39 years old. Okay? So yung dalawang 60 and above, stable naman sila ngayon so far. We hope na mag-improve sila, no? Yun lang po, may mga kulang, pagkukulang rin tayo sa mga gamot dito, lalo na pagdadyan sa pag-stress ng severe case. Kasi ang hospital kasi natin is a level 1 hospital, okay, under the DOH. Pag level 1 ka kasi, you only treat mild, okay, mild case. Pero kung kailan lang lumabas ang department memo coming from the DOH, na ni-request natin na maiangat ang serbisyo ng hospital through yung severe cases, no? So, on the process po kami ngayon doon sa requirements ng DOH, okay? So, yung mga gamot na binibili namin, hindi ganun karamihan. So, kaya medyo may pagkukulang tayo ng gamot sa mga severe cases po. Opo. So, ngayon, Doc, ilan ang allotted beds po ninyo dyan sa Batanes General Hospital para sa COVID? Ang total na requirement ng DOH sa lahat ng DOH hospital ay nasa 30% of your capacity. Approved beds. So sa 75 beds kami, so 30% of that will be nasa 21 or 22. Okay? So since nagkakaroon po kasi ng construction dun sa isolation facility, we converted yung conference hall natin sa isolation facility, ongoing po ngayon. So medyo lumiit po, no? So we only have 16. Okay, 16 beds, but we already expand yung namin to 24. So kinuha na namin yung mga ibang bed dun sa ward kasi in preparation dun sa pag-increase, okay? So, yun po, kahit pa paano, we'll try to do our best, no, na ma-admit o ma-manage itong mga kaso natin dito sa probinsya. Malaking tulong po kasi yung mga binibigay naman sa atin na mga nasa region, no? They are there for us to provide support, okay? Logistic, okay, yung mga yan. Nandyan naman po sila. Doc Jeffrey, ibig bang sabihin kay malapit nang magdeklara ng full capacity sa Batanes Gen? As of now, sir, nasa 16% of the total number of beds. So, ang update po dun sa tatlo, baka ma-discharge po sila. Tatapusin lang po yung antibiotic. Baka mga discharge na po sila sa quarantine facility. So, magkakaroon po tayo ng vacancy of the bed. So, ganun po. So, ang lang namin, kailangan mabilis po yung pagmamanage. So far, nagre-respond po naman ng pasyente natin. Ang kagandahan ko kasi niyan, mukhang
nasa 50% ng target population namin dun sa herd immunity, parang nabakunahan na po, no? So malapit na po kami dun sa target na 70%. So we hope na tuloy-tuloy lang po yung pagbigay ng bakuna dito sa probinsya namin kahit malayo po kami. Bukod sa Batanes General Hospital, meron pang ibang medyo malaki-laking hospital pang pwedeng pagalhan ng mga COVID patients dyan sa inyo sa Batanes? Wala po. Wala na po, sir. Ito na po yung parang the end referral hospital ng buong probinsya po. Meron po tayong mga hospital sa mga ibang island. Ito ay mga nasa infirmary care po sila. So kulang rin sa ngayon, hindi pa sila nalalicense kasi ongoing po yung mga construction, okay, dun sa dalawang island. So we hope na malagyan po nila ng mga tao rin later on pag natapos na po yung construction under dun sa Mandanas Law po, no? Opo. So we hope na ma-fulfill po sana yun para hindi naman yung sila, ano, tawag nito, yung accessibility ng mga accessibility nila sa hospital po. Opo. Doc Jeffrey, would you know kung allowed ba ang inbound flights ngayon papunta dyan sa inyo sa Batanes? At masasabi ba ninyo na ang nangyayaring mabilis na pagkakaroon ng COVID cases sa inyo ay community transmission na? Tama yan, sir. Opo. Inbound flights ba allowed sa inyo ngayon? Tsaka masasabi ba ninyo, Doc, na community transmission na ng COVID ang nangyayari sa inyo sa Batanes? Yes po, no? Ito po ay community transmission na po, okay? Karamihan po ng mga kaso ay galing sa komunidad, no? Hindi po sa ano natin, loob ng hospital. Okay, kasi lahat ng mga may mga staff tayong na infect, pero they are not rotating mismo dun sa loob ng COVID ward. Okay, so most likely po kasi sa dami po ng nag-positive, no, dun sa RT-PCR at the same time dun sa rapid antigen. All right, Doc Jeffrey, mag-iingat po kayo at maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga po mga taga Batanes. So maraming po salamat rin. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much.